Aga, karambola sa DWIZ 882. Ako po si Conrad Banal. Kasama natin si Joel Laksamana at si Attorney Trixie Cruz. Malilate lang ko. Ah, malilate lang ba? Ay, malilate lang. Okay. April 10, Lunes, holiday. Yan, di ba, pare? Holiday. Holiday, ano ngayon? Day of Valor. Kahapon yun. Kahapon pa yun. Ano pero, siyempre, pag nataon sa weekend, ang piyesta opisyal, babawiin. Mm-hmm. Susunod na araw, long weekend. Naku, mamayang gabi ang bakbakan ito pag-uwi. Ngayon, walang halos sasakyan sa daan. Ngayon, ho? Okay. Nasa website po ng DWIZ882AM.com ang mga programa. Kasama ang karambola dyan, mapapanood nyo kami dyan. I-download nyo yung DWIZ app. Pwede yan sa iOS or sa Android. Live din tayo sa Facebook at YouTube. Ayan, the best. Live yan, ha? Magpusuan nyo daw ho. Yun ang instruction ni Attorney Trixie Cruz Angeles. Pusuan. Okay, share. Heart. Love. Oh, love. 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 0999-376-6768. Yan ang text line. 0993766768. Yan ang aming text line. Sa Sky Cable Channel 72. Para makita nyo ang karambola sa TV. Aliw 23 Channel 23, yan ang Aliw 23 sa Sky Cable Channel 72. Sa TV Plus po, yan ay Channel 27 at sa GMA Afford the Box Channel 32. Yan, kahit na anong digital devices, pwede nyo kami. Good morning sa inyong lahat! Happy Easter daw! Happy Easter! Ngayon... Okay? Oo. Happy Easter. Muling pagkabuhay. Grabe daw ang ano? Airport. Oh, talaga. Ang airport, sikip noong papaalis. Magbabakasyon ng mga tao. Ngayon siguro, kahapon wala pa rin nag-uwian eh. Oo. Baka ngayon parang, ang iuwian. Parang nag-extension ng mga tao sa kanilang pagbalakbay. Bakasyon. O, bakasyon. Nako. Mahigit, ang laki daw ng inangat ng traffic sa ating NAIA. MIA, nitong nakaraang quarter, ibig sabihin January hanggang March, mahigit doble compared. Talaga revenge travel na yan. Mahigit doble daw ho. Ngayon, ang hindi natin alam, yung mga bus. Oo. Mga bus, uuwi ng mga bus, ng mga barko. Mm-hmm. Okay, yung mga maglalakad. Ay, wala naman siguro maglalakad. Ha? Wala naman maglalakad. Ah, baka wala. Wala naman maliw. Ha? Although, kasi ako narito ako nung Holy Week, bro. Sandali. A Good Friday. Tama ba? Ay, hindi. Monday, Thursday pa lang. Tama ba? O Good Friday? Basta napadpad ako sa may Antipolo area. Oh, marami naglalakad. Naglalakad sila pa. Pilgrimage. Oh. Talagang, Saring-saring tao ng gabi yun? May mahirap, may middle class, may mayaman. Lahat sila. Kailangan maglakad. Thursday tigil ng gabi. Hanggang doon lang ang sasakyan. Daladala nila yung mga tubig nila, backpack. And then may malalaking screens dun sa along the way, papuntaakyat ng Antipolo. Nagmimisa na yung iba. Misa na. Yung last supper na misa. Naglakad sila. Kind of festive. Sa totoo lang. Ang dami. Paakyat sila noon. Nung ako'y nasa high school, ginagawa namin yan, pero hindi namin tinataon ng Holy Week. Oh. Tawag namin dyan pilgrimage. Okay. Well, hiking. Oh. From Guadalupe hanggang Antipolo. 4 oras. Guadalupe, Makati. Guadalupe, Makati. Via Ortigas, papunta Antipolo. Ang mahirap dyan, yung last leg, napaakyat. Paakyat eh. Eh, pagod ka na nun. Kaya mahirap din yung ginagawa ng mga tao na yun. Nakita ko rin sila na every year ginagawa nila yan eh.
You know, marami. Madaming pumunta. Which reminded me, Padre, about a few weeks ago, may bisita ako rito, taga Canada, taga Toronto. Tapos kinikwento nga niya sa akin, alam mo, kasi nagbakasyon siya rito for about two weeks. Talagang ang mga simbahan niyo dito sa may Pilipinas, kasi galing siya sa kung saan sa punong-puno pag Sunday. Yung devotion, yung ano pa rin, yung paniniwala sa Diyos. Talagang grabe ang Pilipino. Kasi dun sa kanila daw, walang taong simbahan. They have to do a lot of things para i-attract uli ang... Saan sila? Sa Toronto. Eh tayo nga, kulang na kulang. Pati pare, kulang. Pag ano, simbahan na pinupuntahan ng Pinoy, yeah, marami. Pero the others, talagang matatanda lang ang nandun. Sa, ganon din sa ibang bayan sa Europe. Kasi sabi, empty church. Empty churches. Ang kanyang teorya, well, dahil doon siya nakatira. Kasi yung mga tao doon, wala namang problema halos lahat na eh. I mean, everybody works, nagtatrabaho, may insurance, housing, schooling. Ayos sila sa buhay. Ayos sila sa buhay, pero insofar as the faith is concerned, wala, everybody parang naguguluhan. Unlike dito sa Pinas, yun na nga, tayo. Kulang na kulang pa nga. Although, merong mga, mga... Nakita mo, bumuputok ang mga simbahan. Oo, bumuputok. Kasi nga, kulang na simbahan. Sa dami ng tao... Parang classroom, ha? Kulang na classroom. Kaya yung mga, yung foreigners na sinasabi mo, marami pa doon hindi nagsisimba. Marami pa sa Pilipinong hindi nakaka-observe ng kanilang religious obligations. So, dahil nga kulang ng facilities. Pero meron naman mga cynical dito sa atin na kasi naman marami nagdadasal dito, manalo sa loto or something, yung mga ganong klaseng dasal naman. Hindi mo naman. Pero, so, kahit sa lugar naman, meron ganun. Ang pinagdadasal talaga sa Diyos kulang nga sa sarili. Kulang sa religiosity yun. Oo. Kulang sa guidance. Kulang sa pangaral. Na hindi naman ganun talaga ang dasal. Oh. But anyway, sa mga ibang parish nga, bukod dun sa main church na parish, kung pinag-usapan natin ang Catholic faith, nagdadagdag pa sila ng ibang misa sa ibang lugar. Oh. For example, sa mall. Oo, sa mall. Hindi ba? For example, sa mga... Doon sa labas, sa mga rural areas, isang pare, sineservisan, ang lawak, no? Tumatawid pa ng dagat, nagbumotor pa. Dahil para makarating lang. Kasi may mga chapel doon eh. Okay? Kasi hindi, imbes na yung mga taong pumunta doon sa parish church, yung mga pare na yung pare. Mahirap pa din. Kumbaga, yun naman ating church, masabi mo na, maski anong relihiyon, maski Christian or marami naman, iba-ibang denomination or Islam ang paniwala mo, or Buddhism, yung practice ng religion, sumusunod din yan sa economic level ng bayan. Ah, ganun, okay. Oo. Kapag mahirap yung bayan, makikita mo rin, naghihirap yung mga religious organizations. Okay? Hindi sila makasabay sa... Kaya sa Amerika, dami simbahan eh. Kasi progressive sila eh. Although yung mga tao, pag tumaas na economic level, nagbabago na rin yung religious practices. Di ba? Pinag-aralan na yan eh. Kung bakit... meron kami tinutulungan nung kapatid ko. Okay. Na we're trying to preach to them. Isang grupo yan. Ng mga mahirap. Zero. They've never had religious teaching in their lives. Okay. Dito sa Pilipinas na sinasabi natin, we're the only Christian country in this part of the world. And yet, may mga taong ganun. Maraming taong ganun. Teka, saan sila galing? Ba't ganun? Usually, di ba? Hindi sila namulat sa ganun. Yung may kura paroko, mga ganun. Well, yung kanilang kasi dito sa syudad yan eh. Hindi naman sa rural area. Dito sa syudad.
Hindi sila na, hindi nila nakagisnan yun. Yung mga siguro, yung mga magulang nila o yung mga kapitbahay nila, wala influence sa kanila. Nag-aral sa public school, wala naman religion sa public school, di ba? And we ayaw natin na may religion sa public school. Na may religious intonations sa ano sa public school. Dahil dapat yan eh, iba-ibang religion doon eh. Well, yung practice ng mahal na araw dito sa atin, nagkaroon na ng ibang dimension, okay. 'Di ba? Bukod doon sa 'di ba may mga nagbumalik na raw yung nagpapapako sa krus. Oo. Nagbalikan na yung mga ganon na hindi naman kasi nung COVID naglaylo sila nung panahon ng COVID Na hindi naman talaga tahas ang tinatangkilik ng Catholic Church simbahan. O ng iban ng other denominations no? Mm-hmm. Pero parang naging fiesta time okay. No, nagkaroon ng ganon ha? Tsaka yung biyahe, okay? Halimbawa sa Quezon, merong mga festival diyan. Mm-hmm. Sa ng Lenten ano, yung centurion. Oo. Nagdadamit na Roman soldiers ang mga tao. Parade of the Centurions. Colorful po yung kanila mga maskara. Mm-hmm. At tsaka ano yung kanilang mga suot, costumes, no? Sa ano yan, yung Lunes Santo. Mm-hmm. Pag Lunes Santo, meron po mga ganyang attraction. So, nagiging tourism event ang Holy Week okay. Dito sa atin. Well, how it evolved that way, hindi natin alam. Di ba? Naging, kaya nga yung mga tao nag-tourist eh. Mm-hmm. Mahaba-haba. Medyo exotic kasi yung dating eh. Lalo sa mga turistang ano, foreigner, makikita nila yun. Although, yung... Dati raw, sabi ni Rhea, may religious class sa public school. Hindi na raw ata compulsory ngayon. Mm-hmm. Panahon pa daw ni Rizal, sabi ni Bert, talagang meron mga nagpa-penitensya. Yung mga self-flagellation. Okay. Yung merong lubid, tapos sa dulo, bamboo sticks. Pinapalo yung sarili sa likod. No? Itatanong ko sana, bakit hindi ba nag-frown upon yung mga prile mga nung panahon nun? But then again, naisip ko, sila yata yung numero unong nandun sa kumbento, nag-flagellate. Pagkatapos buntisin yung flagellate siya. Pwede. Hindi lang naman dito sa Pilipinas siya. Mm-hmm. In Latin America, lalo na. Halos pareho tayo. May mga nagpapapako din sa cross doon at merong nag-flagellation. As a matter of fact, I think nakuha nga natin siya yan sa mga Kastila. Mm-hmm. Sana in-adopt din natin. Okay. Ang araw ng bakasyon eh. Oo. Modern times, nawala yung solemnity. Nagkaroon na ng... pagkakataong magbakasyon. Mm-hmm. Kasi napakahaba ng break. Okay. Karambola nga, bakasyon tayo. Thursday, Friday. Anyway, baka pagdating ni Trixie Ho, marami siyang... kasi lumiikot yan pag Holy Week. Kwento ko lang, kasi yung ginawa ko, kasi may binisita akong kaibigan sa Sinuloan, Laguna. Ang ginawa kong ruta, Padre, kasi paranyake ako eh, nag-C6 ako, Barkadahan Bridge, labas ng Taytay, then dire-diretso na ako, Rizal, yung mga Teresa, Cardona, Baras, Tanay. Along the way, kasi that was Monday, Thursday, ng umaga, na may mga nakakasalubong ako, yung mga sa mga bayan, sumari sa Baras, tapos may posisyon, yung mga nakapaapa. Tapos ayun, I took some pictures, sabi ko, kasi wala nito sa Maynila. Ito, talaga solemn sila, mga nakaputi lahat sila, nakapaa. Lalakad. Nagsasacrifice. Oo. Tapos all the way, hanggang doon sa Sinuloan, Laguna, tapos walang traffic. Ayos na ayos, kundi doon sa mga bayan. Sinuloan, Pakil. Na, interestingly, ito pala yung na-discover sila ni Juan Miguel Salcedo.
Okay. Yung pamangkin ni Miguel Lopez de Legazpi. I'm trying to imagine, isipin mo, di ba, dumating sila Legazpi at Salcedo, pamangkin niya yun eh, Maynila. Eh, wow, talagang nilakad nila yung papunta rin hanggang dun sa yung mga Rizal towns na yun. At diniscover nila yung mga towns na yun all the way hanggang dun sa Laguna. Lagpas yun, hanggang Paete yun. At yung mga simbahan ang gaganda. Yun talagang luma. Luma. Ano? And yun itong nakikita ay nag-ano sila, yung taimdim na taimdim talaga sa pag-observe ng Holy Week. Very, you know, very picturesque. At I felt, you know, magandang gawin sa susunod ulito, yung dun, ano. Pero dapat siguro mag-staycation dahil pabalik, medyo dun ako napagod. Nagbumotor kasi ako. So. Ang message ng presidente ho, okay, ngayong Easter, ang sabi niya, eh, pagkakataon daw to. Ah, oo. Pagkakataon para magkaroon tayo ng renewal. Ano ba ibig sabihin na renewal? And recovery. Oh. Yan ang kanyang mensahe po sa ngayong Lenten season. Easter message. Mm-hmm. Renewal and recovery. So, mm-hmm, ang kanyang ibig sabihin, siguro, eh, manumbalik. Yan, maganda yan. Manumbalik yung ating sigla bilang isang bayan. Kasi medyo nalugmo tayo nung pandemic eh. Di ba, parin Joel? Ang daming nawala. Negosyo. Ito, ngayon, we're still. Maraming hindi pa rin, ano, yung hirap bumangon. Nararamdaman pa rin natin yung epekto niyang pandemya na yan. Hanggang ngayon, makikita nyo yung presyo ng bilihin. Okay? Yung mga nawala ng trabaho, nararamdaman pa rin niya. So, eto daw ho, sana ang pagkakataon. Manumbalik yung ating sigla. Renewal. Hindi lang ho ibig sabihin ng presidente siguro dyan. Kung susuriin mo yung kanya. Good morning! Naku po, napaka-modern po, napaka-modern. Nang suot ng ating attorney. Uy, hindi na yung aking okay na naman. Although dumodoble. Dumodoble sa paningin yung hindi ano, lang yun. Triple siguro sa akin kasi nearsighted ako. So para dun sa mga nakikinig na ano, nilipat yung monitor na. So lumayo. Ayan po, makikita nyo. Puti na parang navy. Ayan. May piping na, ayan ha. May piping na itim. Mm. Tapos itim na pantalon at itim na clogs ba? Uh-oh. Sandals? Ayan. Ganda-ganda po na itsura ni... Di ba pag ano, Easter? Ewan ko sa inyo. Bees na bees kami. Ayan. Parating, Easter, kailangan Easter bago yung damit. Oo. Pag-mass, Easter mass. Sunday. Ako kahapon, bagong laba. Ano ko bagong ligo? Naligo din ako kasi Easter eh. Ayun, okay, sige. Ano yung pinanood mo? Yung nag-ano, nagpe-penitensya lang nakapapa? Sa, ano, sa papunta sa Rizal. Yung mga Rizal towns. Ay, marami yung mga prosesyon, ang dami. And very taimtim yung kanila talaga. Yung, the closer you get to the foothills of Sierra Madre. Oh, kasi ano, nung Holy Wednesday, naalala ko galing ako sa bahay ng kapatid ko sa Pasay. Okay. Ito yung mga prosesyon pa rin natin dito sa Maynila, yung the usual suspects na yung, lalo na yung mga binata at dalaga, nagliligawan sila. Doon hindi, talagang nakaputihan sila. O dito, nakikita mo kagad, sabagay, gawain ko yung panahon nun. Simbahan ba yan? Or ano? Alin? Sakali. Papunta silang ano. Pero what I mean is, Katoliko ba? Katolik. Ano? Andun yung ibang mga, practice. Andun yung mga pari, mga kura paroko kasama nila. Kasi pag Good Friday, Black Saturday, yung mga antingero gumagawa ng ano. Hindi Good Friday gumagawa to Monday, ng Monday amulets. Tsaka nagaganyan. Pabasa. Ang kaya, may marami kong pabasa. Ang dami kong pabasang na daanan. Namiss ko yung pabasa ng lola ko. Ano yan? Specific sa Pilipinas lang ba yan? Wala ko alam na pabasa. Kasi yung pabasa po, yung The Passion of Christ, of the Christ. Binabasa yan at kinakanta. Oo. Pero yung kanilang tono, eh, basically tribal. Sa atin. Sa yung mga narinig ko. Well, merong mga ibang tono na medyo Spanish tunes, ano? Mm-hmm. Pero meron din mga tono na kasi tribal. Nagkahalo na. Yung mga pare na dumating dito para mag-conversion, para, okay, ano, para... Oh.
binyagan tayo, kumbaga. Ayaw nilang ituro yung Biblia sa sarili nating wika. So naka ano, Spanish pa rin. So wala tayong version. Hindi nababasa yung Biblia para isa ano ba yan? To refresh themselves dun sa kwento ng passion. So nung 1700, sorry, kalimutan ko na yung date, may isang manunula na sinulat niya buo. In Tagalog. Oo, Tagalog siya. Okay. Tapos, there were four or five more versions. Yung 1800s na version, late 1800s na version, yun yung pinakapopular yun ang ginagamit natin ngayon. Okay. Pari na yung nagsulat niyan. Pero before that, nung hindi pa, ayun, the only way na maisa, ano, sa gunita natin, yung passion, was to through that. Ngayon, hindi lahat marunong magbasa. So, tinuturo na pakanta para mas madali tandaan. Alam mo yung mga ano, yung mga Negro spirituals noon doon sa US, yung mga slave plantations. Nung kino-convert sila, kasi yung iba sa kanila, they would still practice yung ano nila, yung religion nila from Africa. Nila sa Africa. Tuturuan sila yung mga gospel hymns. Yung kanila naman lining ang tawag. Ikakantay ng choir leader, tapos i-echo nila. Sa atin, mas mahaba siguro yung capacity. Kinakanta. Until such a time as nagka-libreto na, na binabasa na yung ano. So, naging pabasa na siya talaga. But before that, parang ganun din. Parang lining siya. Pero tinuturo yung buong mga verses. Kaya pakanta siya. Ayun, ang origin. Hanggang ngayon. One whole day yun. Isang buong araw. Three na hapon. Rile-rile the next mo. Day na three. Ang lola ko, ano, tradition niya? Every year. So, at saka gumagawa pa ng makeshift na altar sa bahay. Yan, yung ano pa. Tsaka kung kunwari, walang space mga sa hanggang labas. Sa probinsya, meron pa loudspeaker. Totoo. Para yung buong baryo makisabay. Makisabay yung mga nadaan ako sa Rizal, ganon, may mga loudspeaker pa. Pero ito din kasi, like Good Friday and itong Sabado de Gloria, yung mga animist in native religions ang lalabasan din. Kasi halimbawa, yung mga antingero, meron silang, ano, people think na superstitious siya. It's not too, and that's insulting to the native, ano, to the, what tinatawag natin na lowland traditions. So, galing yan sa pre-colonial era na tinuloy pa rin natin yung pagpapaniwala. Meron pa ngang storya, yung mythology ng mga antingero. Na yung antingero po, nila, yung mga yung mga nagpa-practice ng anting-anting. Okay. Yung Diyos sila, nila. Sila, halimbawa, si Nardong Putik, may anting-anting daw yan. Si, ano, Lapian? Yung, ano, Lapian Massacre na alam nila. Santos Valentin, de los Santos. Valentin de los Santos. So, yung naghahabulan pa yan, yung mga Diyos nila. Kasi gustong binyagan nung Diyos na Kristiyano, yung Diyos nila na hindi binyagan. There's an entire mythology about that. Yeah. Pero dahil gawa ng ignorance, minamaliit yung mga nagko-practice nun. So, tsaka with the active participation of the church. Ngayon, nagbabago na rin, pati yung simbahan, na dapat respetuhin, pati yung ano, yung mga ancient practices. Bahagi yan ng respeto sa kultura. Okay. So, ang religion kasi, maraming contribution niya sa culture na isang bansa or nation. Okay? Ang mga artwork. Correct. So, yan, religion. There was a time in the Middle Ages sa Europe, lahat ng paintings about biblical events. Okay? Marami po nakukontribute dyan. So, therefore, sa practice about cultural festivities and everything, it's actually religion-based. Ang sinasabi nila, yung mga halimbawa, yung mga structure, based on beliefs din yan. The pyramids, based on beliefs. Yung, tawag nito, the Stonehenge sa England. Okay, well, hindi pa ngayon, hindi pa sure yan, pero ang mga theory is a ritual.
place for ritual. Yan. Ganyan. Ganyan din ho yung mga sa Mesoamerica. Yung ibig sabihin ng Mesoamerica, yung mga Mexico hanggang papunta ng South America. Yung mga pyramids, yung mga structures dyan. Eh, religion-based din yun. Belief-based. So, hindi mo pwede talagang ihiwalay. Ang paniniwala ng isang bayan, ng isang nation, hindi mo pwedeng ihiwalay yan sa everyday na sa pang-araw-araw na buhay ng tao. Part and partial po yan. Kaya hindi natin pwedeng... Hindi gaya ng Western. May compartments tayo eh. May day, halimbawa, for worship. So may linggo ka. Hindi ka pwede magtrabaho. So kaya natin hiwalay yan. Dito sa atin ho, ganun. Ganon ang ano, kasama yan sa buhay. Ganon ang ating approach sa religion. Which is what it was intended for. Yeah. Kasi sa ang paniwala, sinasabi nila, mapa-Western yan, mapa-Eastern thoughts. Mm-hmm. No? Ang paniniwala po is a matter of lifestyle. Hindi lang sa isang araw ka susunod sa panuntunan ng iyong pinaniniwalaan, ng iyong paniwala, ng iyong faith. Kung hindi, every minute, so lifestyle talaga ang practice po ng religion. That's a thought. Gusto ko i-relate kasi yan dito sa message ng presidente ng renewal and recovery. Okay. Hindi ho pag meron lang tayong kailangan, meron lang project, na merong renewal and recovery na nasa isip natin bilang Pilipino. Kasi ang sinasabi ho natin dito, eh maging part, kasama na ng ating, kumbaga, lifestyle. Yang renewal and recovery. Okay? Well, medyo religious Christiano kasi itong presidente natin eh. So yung message niya, nirelate niya doon sa resurrection, kailangan daw po isa puso natin yung foundation ng Christianity na yan. Kasi magandang work ethic eh, ng Christian faith. In Protestants actually. And if you say let's look forward to better days. Yan yung kanyang message ng renewal and recovery. Okay? Kasi may mga nagki-criticize eh, ba't mo ba pinakikialaman yung religion? Ganun ho talaga eh. Kasama yan sa buhay ng Pilipino. Hello, huli week yung pinag-uusapan. Alangan naman i-exempt natin ng religion sa araw na to. Sa Amerika kasi, ni yung dasal. Before anything, ayaw nila. Oo. Dito sa atin, ang functions, lahat may dasal. Paano bang meeting yan? Barangay meeting? Sa UP may congressman na naging ano, faculty lecturer sa ano, sa klase. Nag-insist na kailangan magdasal bago mag-klase. At walang exempt. Yung mga Muslim, kailangan tumayo. Kung wala kang religion, kailangan makilahok ka. So they sued their teacher and they won. Okay. It wasn't the fact that he wanted to pray. Okay lang yun. Okay. Kaya naman nating itiisin. Pero kung pipilitin niyo ayaw. One, you may pilit. At saka two, state university. Right. Oh. So ano yan. Bahagi na yun ng respeto ng lahat ng paniniwala is huwag mong i-impose yung paniniwala mo dun sa ibang tao. Precisely. Pag sinama mo pa yung pag-judge at saka pag-iinsulto sa ibang relihiyon, ano yan? Actually punishable sa revised penal code. Oh, maganda pala pag gray background si attorney. Lumalabas yung... Si puti yung... Lumalabas talaga yun. Ano yung ilaw natin? Medyo parang ano, no? Orange. Oo. Oh. Teka, may habol ako. Yung isang taga-subaybay natin, si Ena Gray.
Salamat, Ena, sa iyong information. Yung nakita kong prosesyon, no, walang sapin ng paat, nakaputi lahat sa Cardona, sa town ng Cardona. Ito ang tawag dito yung Cambaste. Mm. K-A-M-B-A-S-T, Cambaste. Mm-hmm. Apparently, well, it's a Christian denomination. Sect. So, tama ka, hindi. Mm. Well, again, ewan kung tama ako kung ito eh kasama sa Catholic Church. Pero sinabi niya Christian eh. Tapos ito, ginugoogle ko, medyo masama lang yung internet namin. Cambaste, oo nga. Sila nga yun, nakita ko, meron silang mga video. But it was great. Maraming tao talaga na nakakasali. Very solemn. Ang hindi ko lang alam kung Katoliko siya o Christian sekto. Belated happy birthday daw. Sino nagbabati nito? Ay! Boss Edgar, kumamon. Oo nga naman. Belated. 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 Hindi, kasi Holy Week. Dilim. Nataon sa mahal na araw yung kanyang birthday. Oh, correct, eh. Correct. Sa chat group, binati ko na siya. Okay. Maligayang pagbati, Boss Ed. Bama. Happy birthday, Boss Edgar and Boss Edward. Mm. Leslie Gamao. Ng ating Human Resources Department. Mm. Leslie. Nandito ba si Leslie? Wala? Wala. So wala kang pansit, attorney. Mm. Okay. Birthday din nung aking inaanak. Mm. Si Daniela Luis Banalgo. Yan, birthday niya ngayon. Happy birthday din. Mm. No? Ha? Tama na ba yon? Okay na? Wala na akong maalala. Wala ka na may maalala may birthday. Dami may birthday ngayon. I'm sure. Mm-hmm. Every second may pinapanganak. Oo. Oh. Eh. Diba? So maligyan yung pagbati sa lahat na may birthday ngayon. Papansit naman kayo dyan. Uy! Meanwhile, merong limang OFWs. Nabasa niyo ba to? Hindi eh. Sa, yung, okay, tuloy mo lang. Nag-upload sila sa TikTok. Oh, tapos? They have been arrested for parang indecent exposure. Okay. Parang ganun yung charge. Eh, marami nagtitiktok na ngayon. Ha? Anong ginawa nila? Inaresto sila saan? UAE. Yeah. Okay. Sa Delestele. Nawala yung notes ko bigla. Ano ba to? Hindi, sa UAE, sa Saudi. United Arab Emirates. Medyo may problema nga tayo dyan. Okay, medyo... Pakicorrect na lang po ako kung ano mali yung lugar na, na ano ko, na site ko. Binasa ko kanina. So, yung they, for fun, they uploaded sa TikTok na videos simulating sexual act. Yes. And so, na-trace sila, lima silang na ano. Nag-respond naman kaagad ang ating Philippine officials to help them out sa kanilang legal representation and all that. Pero ang government side dito is kung saan kayo, respetuhin ninyo yung practices at saka yung ano, siyempre, yung culture. At saka batas. Batas kasi batas, din siya. Batas ang pinaka-importante. So, yun lang. Parang kumbaga, gentle reminder. Be sensitive. Sa paniwala ng ibang tao. Eh, dito lang naman hindi eh. Sa ano natin. Ewan ko, siguro sanay lang tayo sa bardagulan. Yung batas nila na yun is belief-based din. Yes. Okay? So, hindi mo pwede talaga ihiwalay eh. In many instances, hindi. Kasama Western talaga yan. Yung naghihiwalay. Hindi ba talaga so, parang may social media police doon na natutukat na ano sila. So we wish them well. I hope na ano na na maayos ito. Pero it's a serious offense sa kanila. Course, talagang so, kulong. So sana ano, sana aware tayo pagka ganon. May orientation naman eh pag umaalis, 'di ba, ang mga OFWs. So kailangan we take it to heart. Yung iba kasi rin, they might be yung hindi na sila mindful kasi nga internet, the most people think na walang nationality worldwide, yan once you're on the international web. Citizens na kami. Hindi eh kasi sa locality territoriality is still the ano the rule in paano nalaman na nandoon sila sa lugar na yon ng authorities. Paano natutuntun? Natutrace yan sa ano. Hindi, lahat ng mga nagpapalabas ng gano'n, tinitrace ng authorities. Siguro dito. Sa buong mundo, lahat nagpapalabas, nakakarating yun doon sa paano lugar na yun. Paano nila alam na doon nag-shooting na sa UAE? Na nandoon yung shooting doon sa lugar na yun.
I'm pretty sure merong, you think na may nagsumbong. Why, and how do you? There's no way. Ang alam ko, talagang pinupulis yung mga to. They're monitored. Pero you're right, very specific eh. Kung pinanood mo lang yung video, how do you know na nandoon sila sa lugar na yun? So, nakalagay ba doon sa video na nandito kami? May dateline. I hope not. Oo, diba? I hope not kasi wala nang, ang hirap ng defenses nila. So, well, bukas ho, magsisimula daw, attorney, ang biggest ever balikatan between the Philippine and the U.S. military. Yan. Pinakamalaki daw to. Ha? 17,000 troops. Pinakamalaki where? Here or everywhere else? Dito sa Balikatan. Sa Pilipinas. In the history of Balikatan. Okay. 18 days. Okay? 17,000 sundalo. Labing 17,000 sundalo. 12,000 dyan, mga Amerikano. At 5,000 ang Pilipino. Merong ilan, mga 100 plus na mga Australians. Okay? Biggest ever. Mapapansin natin, nagagawang itong malaking exercise na to, inunahan ng China. Nagkaroon din ng military drill ang China, katatapos lang daw. Diyan naman sa Taiwan. Sa Taiwan ginawa. Okay, simulation ng mga strikes, attack sa Taiwan. Oo, and but, drills daw yung mga kumbaga important military sites sa Taiwan. Sinimulate ng China. Pinaligiran nila yung isla. Kakatakot yun siguro para sa mga Taiwanese, ano? Yung talaga, umiikot dun eh, mga fighter jets to, tapos may mga barko sa labas. So, makikita nyo, nagkakaroon talaga ng girian. Tumataas ang tension dito sa region natin. Yung China raw ho, kaya nila ginawa yan. Kumbaga, pinakikita nila sa Amerika, huwag niyong gagalawin yung Taiwan. Dahil nag-meeting yung presidente ng Taiwan with the House Speaker. Before that happened, nag-warning na ang China. It is a sign, they will take it. They will take it not as a good sign. Yan. Ang House Speaker po si Kevin McCarthy ng California, ay nag-meeting sila nung Taiwan President Tsai Ing-wen. Pero alam mo, kahit na ano namang gawin ng US, pwede naman sabihin ng China, ayaw namin yan ha. Okay. O sige, magpapakita tayo na. Ano ba meron doon sa meeting with the House Speaker? Diba? Okay. Eh nakaka-meeting na nga yung House President. Ayun pa, US President eh. Yung House Speaker, bigla si kayo. Si Pelosi, gumunta na rin. Speaker diba? Pelosi. You take issue. Yan. Bakit ganun? But anyway, yan po combat ready daw yung atin. Naman. Pagkatapos nitong balikatan na to, I'm sure may response na naman yung China. Na another show of force. Hindi po matatapos yan. And after that, magre-respond na naman ang US. Ganyan yan. Hanggang magkaroon na ng escalation yan. And we still stay with paniwala po ang opinion ng karambola na ang flashpoint dito sa lugar natin is it's still Taiwan. Yan ang pagsisimula ng gulo. Pagsisimula ng gulo. Ang laki nito, 17,000 troops. Ang pinakamalaki na yun, last year, yung 9,000. Ito, hinigitan pa. 17,000 U.S. troops? Okay. U.S. lang? Hindi, 12,000 ang U.S. troops. 5,000 ang Pilipino, 100 malaki. Ang Australia. So at meron daw mga observers from other countries. Other allied countries? Yes, of course. Such as? Wala sinabi.
Pero ang gagamitin dito, eh, yung pong mga armas na binigay ng Amerika sa Ukraine, yun yung gagamitin dito sa exercises ng balikatan ngayon. The same kind, you mean? The same model, ah, yung air defense system, yung at saka yung mga missiles, o tawagin sa Tagalog, missile, Patriot missiles at saka yung Avengers air defense systems. Ginagamit ho yan sa Ukraine at bigay ng mga Amerikano ng US do sa sa Ukraine government. Okay. Yan. May nagsasalita po yung spokesperson ng balikatan, si Colonel Michael Lohico. Ako, sino yun? Hindi ko kilala. Nag-press conference. Ano daw po busy, ito? Busy ngayon sila, Colonel Michael. Hindi raw yung traditional training to. Ah, hindi. Makabago na ang gagamitin. Parang ibig sabihin nito, it's really as if we're preparing for war. Yun ang aking kuha dyan. Well, it's better to be prepared for war and it doesn't happen than not be prepared and it does. Tama. And then, but meron nagsasabi, eh maaring... However... maaring hinahamon na natin yung China dyan. It's a... ano eh? It's a sword. Yeah. Two-bladed sword. Okay? Or, hindi mo po pwedeng hawakan kahit saan ka... Kahit saan ka humawak, sugat ka. Two-bladed sword. Or you can phrase it like, in international relations, in diplomacy, everything is a message. So, yung mga ganyan, you hold exercises that are, how do you call this, that could be interpreted as strategic responses or strategic preparation for an oncoming conflict. That is a message. And imposibleng hindi yan mame-message received. So even for example, yung mga kolumnista writing their opinions and so on, that's still a message. Huh? Especially if the government does not respond by denying yung mga ganyan. So in international law, pagka hinayaan din yung mga ganyan. Diplomacy, not international law. Total, na-point out mo yan, attorney. Wala tayong magkamali. Ito lahat po ng ginagawa natin. It's wala directed at yung mga balikatan na yan, biggest ever. Yung additional EDCA sites na apat. Huwag na natin na paligoy-ligoy pa. It's directed at China. Okay? Naka-ano po yan? Dahil sa China yan. Hindi sa kung ano pa man. Okay? Yan, at pero nagsasalita na rin Malaysia. Napansin nyo ba? Sabi na Malaysia, they're not giving, it's not as if Philippines and China lang po ang may pagtatalo tungkol sa South China Sea. May mga ibang bayan dyan. Maraming claimants. Maraming claimants dyan. Akala natin, tayong dalawa lang ng China. Meron pang ibang involved dyan. Kaya yung arbitral na yan. Dalawang bansa lang. Kasama ba yung Malaysia doon? Kasama ba yung Vietnam doon? Kasama ba yung Taiwan? Lahat dyan, nag-claim dyan. So, marami pa pong masalimot na issues dyan. Hindi ba? Ngayon, regarding the EDCA, nabalita na naman na hindi daw binibitawan ni Governor Mamba ng Cagayan yung opposition. Akala ko ba yung done deal na yan at okay na. Hindi. Ang sinabi niya daw noon, nag-decision ng presidente, ano magagawa ko? Pero that doesn't mean I agree. Yes, yun yung words niya exactly. Meron na lang nagmagaling at sinabing, pumayag na siya. Pumayag na. Ano magagawa ko? Sabi niya. Pangalanan na kasi yan. Si Sec. Charlie Galvez. Si Carlito ba? Carlito? Sorry, Carlos. Yan. Carlito? Carlito. Small Carlos. Grabe. Ang ano? Carlito, Small Carlos. Naisip, correct. At ngayon daw po, sinabi ng US,
US Department of Defense. Mamadaliin daw po yung mga projects dyan sa mga bagong sites. Ibig sabihin ng bagong sites, yung mga kampo. Medyo tame yung salitang sites. Mm-hmm. Ibig sabihin na si, sites po, military camps. Okay? Medyo kasi ginagamitan nila to ng semantics. Okay. Ayan. Ibig sabihin na semantics. A very specific yung camps. Paglalaro ng salita. Paglalaro ng salita. To shoot their own. No. Para medyo... Sites! Ano yung sites? Semantics. Military camp yan eh. It's camp, not correct. Just a site. Camp is correct. Camp. It's not just a site. Kampo po yan at military yan. Mamadaliin daw po nila yung mga infrastructure dyan. Okay. Naglaan ata ng ilang million, 82 million. Mm-hmm. At yan daw yung investment ng US Defense. Okay. Siyempre, on the side of our Department of Defense, sabi, naku, ganda niyan. Ganda niyan. AF, Armed Forces Spokesman, sabi niya, strategic daw yan. Para sa kapasidad ng AFP. Yan daw po mga infrastructure na yan. Kasama yung mga modern equipment. Yeah. Mm-hmm. May iiwan ba rito yun? That's the question. Sige, marunong tayo gumamit. Nang wala. At least marunong ka. Just kumbaga, in case. Marunong ka gumamit ng computer. Yeah. Pero wala ka naman computer. Eh baka mahulog sa langit bigla. May computer ka na. O manalo ka sa raffle. Pwede rin. Eh wala naman raffle yung mga modern equipment, military equipment. Ang mga binibigay ho sa atin yung pinaglumaan. Pero even recently, ganun din ginagawa. Ganun pa rin ginagawa. Approved na raw yung 4 sites. Yan. Approved? Matagal nang approved. Bang niloloko matagal lang nang approved. Kaya lang, pagkaharap nila yung Senado, ma'am, pangbalikatan lang po ito. Hindi yan EDCA. Wala pa pong napapag-usapan sa EDCA. Meron na. Ang iingay ng mga American counterparts ninyo, tumigil nga kayo dyan. Defense Secretary Austin. Matagal na. Na-describe na kung ano-ano yun eh. Nilabas na ho yung mga kampo yan eh. Okay? Yun sa ano, yun sa Balabac, yun sa Palawan, yung island ng Balabac. Okay. Combat ready na raw. Mm-hmm. Ang kanilang exercises. Okay. Very good. Paano kaya ito, Trixie? I mean, sa mga darating na araw, I'm sure may reaction na naman. Before this even happened, tumbalikatan, nagsasalita na yung China. Nagsasalita na rin si Capio. That's correct. Sabi po ng DND, yan daw po mga bagong EDCA sites. Quote yan, sites. Hindi ako payag dyan eh. Kasi camp yan eh. Hindi lang sites yan. Military camp po yan. Okay? Hindi po yan pwedeng pasyalan. hindi yan tourism destination. Yung tourism destination, sites. Diba? Sightseeing. Yan. Hindi po ganyan. Sites. Sabi po ng DND, ang Philippine sovereignty daw ang mangingiral dyan sa mga bagong EDCA sites. Do you believe that? Ano daw? Philippine sovereignty ang mangingiral dyan sa bagong EDCA sites. Talaga? Well, sana matatapang yung mga base commanders natin dyan. Really? In many cases, talaga yung commander ng lugar, yan yung mag-set ng tone. Lima so, na ho ang dati na-approve ng Pinoy time. Okay. 2014. Ngayon, may additional na 4. Siyam na po yan. Na military camps na merong presence ng kano, ng Amerikano, na mangingiral daw ang sovereignty ng Pilipinas.
such comforting words. Talaga? Parang ano, diba? Kanya lang daw. Okay. Mutually operated. Mm-hmm. Oh! Di bali, sobrain naman kayo. You see the play of words? Di bali, sobrain naman kayo dito. Kayo naman sobrain eh. Huwag kayong lumapit ha, may ginagawa ko. Pero no, may operasyon kami rito. Wala, may ginagawa ko dito, huwag kayong lumapit. Pero kayo sobrain. Kung baga sa bahay, ito nga, andito sila. Okay. Pero, wag hupo ko saan yung bubuksan itong pintong to ha. Itong, itong kusina, sana na ito eh. Pero bukas ang aming tahanan para sa inyo. Sa mana, pustik si Cruz Angeles. Okay. Sa, ano? Meron nagsasabi rito parang BS daw yung sovereignty. Ikaw naman. Hindi naman. Eh. Kami naman kayo magsalit. Oo, DND ho nagsabi niyan eh. Oo. Medyo... At least dati merong ano, kahit binabalahura tayo, nagbayad sila eh. Ngayon wala eh. And this is to our favor. This is parang tulong. Okay. Na 12,000 troops nila pupunta rito. Tinutulungan nila tayo. Kasi may dalang pera yun. Well, at least that is what the DND looks at it. How they look at it. Tayo naman ang makikinabang dito eh. Sabi. Yeah. Okay. Kasi pag may kasama ka daw ibang sundalo na iba nalalaman, natututunan natin yun. Tawag dyan, interoperability. 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 Yan ang semantics na hindi ko maintindihan. Why do we need to interoperate with them? Ah? Why? Why would we need to interoperate with them? Because they said so. Kurabi kayo. Ang para kila Colonel Michael Rico is that they can operate the same equipment, the same technology. Oh my gosh, you get to play with their toys! He loves that, actually. Oh, toys. Thank you! Why do you call them toys? Hindi, these are weapons of war! Really? Oh, the only difference between men and boys is the price of their toys. Yeah, tama ka. Tama well, ka that is interoperability. Okay. So, kung merong equipment na mga gagara, yung kalaro, eh, ikaw ay malalaro mo rin yan. Magagamit mo. Meanwhile, tuturuan natin sila ng jungle sword. Survival, really? Kung paano mabuhay sa bundok, kung minom ng tubig mula sa dahon, kumain ng tuko. Hindi, pero sabi nila nauna daw yung China, ang daming tinayo dyan sa South China Sea. Okay. Nauna sila eh. Yun ang argument. Oh. Kasi dati, ang China ngayon, di ba, nagpapalakas sila ng Navy and everything. Bakit sila nagtatayo dyan sa area na merong marami nagkiklaim. Na napakalayo naman sa Taiwan. According to them, they're protecting the sea lanes. The sea lanes. Why do you need to protect the sea lanes? Because the U.S. has nuclear submarines going in and out and through the Philippines. And they feel threatened by that. Yes. Because... Why do they feel threatened by that? Because a nuclear submarine versus fishing vessels... Talo yung fishing vessels. Sa akin, related pa rin sa Taiwan. Kasi pag nagkabakbakan, importanteng sea lane. Yung South China Sea. Importanteng sea lane yan. Kasi sa kadadaan, from the Pacific, papunta ka dun sa... Mayroon mga nakaharang dyan eh, Japan, Taiwan, pwede siguro. Pero dito, pag dito ka sa South China Sea, marami kang pwede tatakbuhan, pagtataguan eh. Kung sakaling nagkakaroon ng naval war, no? Maraming islands, maraming landmass. Yung facing Taiwan kasi, facing the Pacific, it's just the Pacific Ocean. Sarap maghabulan dyan, di ba? Walang... Well, anyway, ang kwan po ngayon din, ang issue, maganda-ganda ang ating inflation. Uy, triggers yan. Parang nag-ease ang inflationary. Noong March daw po, yan ang sabi ng... Ganda yan, magandang balita. Sana. Philippine Statistics Guessing Authority. Ay, hindi pala. Philippine Statistics Authority. Yung headline inflation, 7.6 noong March.
Noong Pebrero yan, 8.6. 8.7. Oh, eh, oh, nag-ibig sabihin noon yan. Oh. Hindi ibig sabihin niyan bumaba ang presyo. Ang ibig sabihin lamang niyan, tumaas pa rin ng presyo, pero hindi na kasing taas at kasing bilis noong Pebrero. Uh-huh. Noong Marso, tumataas pa din, pero humina na yung pagtaas. Ah, ah, okay. Yan na po yung headline inflation. Mm. At ang matindi rito, kaya humina yan yung headline inflation na sinasabi. Ibig sabihin yung food at saka yung gaso, yung panggatong, fuel, energy. Okay. Ha? At food, fuel. Mm. Doon kasi sa energy na yun, hindi kasama yung utilities. Mm. Ayaw kuryente, hindi kasama. Humina daw ho ang pag-akyat noong Marso. Yes. Kaya yung pero headline... Pero tumaas pa rin ang core inflation. No? Ang core inflation po ang may problema. Mm. Tumaas from... umabot ng 8%. Okay. Ano ba yung paliwanag? Mula sa 7.8% last month. Yung core inflation po, ibig sabihin yan, yung food and fuel, yung energy, tatanggalin mo. Mm-hmm. So kasama dyan yung mga rental, clothing, yung transportation, mm-hmm. yung mga utilities, okay. Tumaas po yung core inflation. Saan nang galing yung pagtaas? Ang sabi po, halimbawa, food, clothing and footwear. Mm. Tumaas yan. Mm. Tumaas. Yung restaurants and hotels. Tumaas. Nagtaasan na yan. Recreation. Okay. Mga ganon. Culture. Expected. Ayun. Mm. Expected yan. Nado na ho tayo sa, kumbaga, yan na yung chain reaction. Oo. Okay. Nung pagtaas ng basic pagkain, mm-hmm. Fuel, nandiyan na tayo. Okay? At saka malaki daw ho yung utilities. Mm. Malaking binagsak. Ibig sabihin, housing and utilities. Eh syempre, noong Enero, nauna na yung tubig eh. Mm. Tumaas na yung tubig eh. Di syempre, noong Marso, hindi na ganun kasing lakas ng taas. Pero kasama pa po dito sa housing and utilities, yung pagtaas ng rental. Mm-hmm. Malaki ang deceleration. Hindi natin pwede sabihin bumaba. Mm-hmm. Malaki ang hinina ng inflation sa housing and utilities. Mm-hmm. Dahil nga, nauna na. Mm-hmm. Nauna na noon. Ngayon po, ang problema natin, ang bigas daw. Ayan. Mm-hmm. Ang bigas daw, malamang sa 5 piso kada kilo ang itataas. Mm-hmm. Mm-hmm. Sabi yan mismo ng Department of Agriculture. Yan ang problema, Trixie. Okay. Kasi bigas. Mm. Lahat yan. 5 pesos. Mm-hmm. Dahil wala raw inventaryo. Mm-hmm. Okay. Pero ang sinasabi nila, ang dami natin na import last year. Record breaking. Saan napunta yung inventaryo? Hindi eh, nakakapagtaka to. Hindi humapaliwanag ng Department of Agriculture. Basta sinabi nila, tingin nila, tataas. Either ganito, ang aking scenario, no? Okay. Mm-hmm. Ang dami natin importation last year. Mm-hmm. Hindi naman natin nakain lahat yun. Okay. Dapat siya nasa inventaryo. Yes. Ang sinasabi ng Department of Agriculture ngayon, mm-hmm. wala yung inventaryo. Mm-hmm. Kaya tataas ang presyo. Mm-hmm. Hindi kaya pabor sa mga kartel yan? Tingin nyo? Diba? Sasabihin ng department, ay tataas ang presyo kasi wala na inventaryo. Eh pero ang dami natin importation last year. Sila raw nga hindi nila maintindihan ba't sa napupunta inventaryo. Mm-hmm. Sa akin, malamang, ang aking suspicion, totoong may inventaryo, pero you're trying to talk the prices up. Oh. Sino makikinabang doon? Di yung may hawak ng inventaryo.
Di ba? I mean, hinahanda na po ang publiko na itong Department of Agriculture, sinasabi tataas by 5 pesos. Mm-hmm. Hindi ho maliit na taas yan, ha? Correct. Malaking taas yan, 5 pesos per kilo. Tataas daw yan dahil nauubusan tayo ng inventaryo. So kung sa dating 20, assuming ha, kung sa dating 20 pesos nakakabili ka ng isang kilo, 25 na. Ano na lang, 0.75 na kilo na lang ang... Ang mabibili mo. 0.20. Wow. Yes, yung 20 ano, pesos, 80. 0.8. 80 na lang ang... 0.8 na lang ang matitira. Ang mabibili mo dati. Oh, 800 grams na lang. Yeah. Sa isang kilo. Mm-hmm. Okay? 800 grams. Ah, malaking mababawas. Mm-hmm. Pero hindi. Bakit nagsasalita ang Department of Agriculture ng ganyan? Yun ang tanong ko. Na walang inventaryo, and therefore, tataas ang presyo. And yet, sinasabi nila, hindi nila maintindihan ba't nawawala ang inventaryo, eh samantalang record-breaking at ang ating importation last year. Nasaan yung importation na yon? Kinain na ba natin? Di dapat lahat tayo, nagtabaan na tayo rito. Di ba? Umiiwas na nga ako sa kanin eh. Baka nasa mga bodega, bari. Nasa mga... Oh, so merong inventaryo. Nasa pa rin kumain ng kanin. Merong inventaryo. Ba't mo sasabihin na walang inventaryo kaya tataas ang presyo? Parang may sinasabi... So you're talking the prices to go up? You're saying that the DA is involved. Maybe inadvertently. Could possibly be involved. Maybe inadvertently. Or tatanga-tanga lang. Muntik na ako nag-ano. Pero kasi we cannot discount the possibility na yung mga taga-loob din are defeating the purposes of the president. Nakasama sila dyan. Dyan sa scheme. Para po makinabang yung mga importers. Oo. So, pero what's the score? What's the real score? Yun po ang gusto namin malaman. Just as an added ano ba, information lang ba, kasi ito nabasa ko lang si Finance Secretary Benjok, no? Meron siyang sinabi, he's been saying, in fact they are providing the latest accurate agricultural commodities data to the president. The most accurate. And sabi niya, they are utilizing a satellite, yung LIDAR and other technology available to the DOST. Para sa harvest. To provide a better and timely basis for creating, crafting pala, importation initiatives. Walang ibig sabihin. And overall government policy. So, you know, to monitor the progress daw ng mga projects, ganyan. I mean, para itong, kung ako ang press secretary, ito ang sasabihin ko. Parang PR, ah. Oo. Ang problema nga lang, itong mga satellites, ano, nakakamay x-ray vision kung nakikita yun laman ng mga bodega. Hindi, okay. So, ang ginagawa nyo, binibigyan nyo lang ng data ang presidente. Oo, para maka-decide siya ng maganda tungkol sa mga bagay-bagay na ito. When you're Teka, yung bang data na yan magiging bigas? Ang ibigay nyo sa presidente, yung programa para dumami ng bigas. Okay. Ano mangyayari sa data? Hindi ka lalapit sa presidente unless may solution ka na. Data lang. Oh, ito data. Bahala ka na, Marcos. Ganon. Parang ganon yung sinasabi ni Secretary Jok. No? Hindi siya nakakatulong kung ganon. Sabi po ng Department of Agriculture, El Nino tayo this year, ano? To affect rice production. You think? You think, DA? Totoo kaya yan? El Nino to affect rice production? Really? Wow! Ito yung mga... I never knew! No shit, Sherlock. Talaga? Talaga? Yung ano, thank you, Captain Obvious. Ganyan. But tell us something that we can do about it. That's one that you can, ano, or... Yung kumbaga, sige, we prepare for ganito because... The El Nino is going to profoundly affect the rice supply.
Sabi or, pa po ng spokesman. Hindi, dapat aminin na lang nila, nanghihikayat sila ng additional importation. Huwag na tayo magkunwari kasi. Hindi na papunta yan. Crafting Importation Initiatives ang tawag. Thank you. Lalim, ha? Ano? Importation initiatives. How it impacts the overall government policy. Mm-hmm. Sinasabi ni. So wala pa raw silang data, science, whatever. Mm-hmm. But based on previous experience, maapektuhan daw ang rice production ng El Nino. Yan. Yan mga very safe na statement. Thank you. Pagka ganun, if you're... You are properly warned. Ganyan. Yan yan. Sige. One of these days, tawagan natin siya. Kasi bababa daw po ang inventaryo pag hindi makapagtanim yung mga farmers. Another brilliant observation. Thank you. Hindi na, ho, you're not... I-demote na natin si Captain Obvious. Hindi ho, nawawala yung aming pangamba sa mga pinagsasabi nyo, mga DA officials. Kakaloka. We also want to hear, dear DA, what you're doing about it. Importante din po yun sa amin para alam namin kung... Ang problema, tumataas din po ang presyo ng bigas abroad. Yes, okay. Of course. So, dalawa ngayon ang hinaharap natin. Sabi nila, nauubos na yung ating inventaryo, or ubos na, mahihirapan tayo dahil sa El Nino, tapos tataas pa rin ang presyo ng imported rice. Saan mo na ilulugar yan? Mm-hmm. Therefore, 5 pesos daw per kilo. Ang swerte ng mga, meron pang inventaryo ngayon. Kaya tataas na lang nila. Ha? Lugaw na. Eh di ba, sinabi na ng DA. Bukas makalawa yan, magtataasan na ho ang presyo niyan. Mm. Binigyan nyo na sila ng dahilan para magtaas ng presyo. At para ang publiko tanggapin yan. Please learn to shut up. Mga ganyan na salita. Sometimes silence is a message. Well. Hindi kasi dapat to binabambo ni BBM to mga to eh. Ha? Okay. Can you not learn to shut up? Somebody please. Pigilan niyo to mga kakampi ng mga kartel dito. Salita. Mm-hmm. Binigyan nyo na sila ng dahilan, itaas na agad sa kanilang lumang inventaryo. Okay. Lahat na ng elements nandun eh. Predictability. Although wala pa kami in science ah. Mm-hmm. But based on past experiences, naks! Ganyan yung mga salita. Pabor na pabor ho kayo sa mga kartel ah, dyan sa DA. Bakit ba sila ang ating inaalagaan? Eh sabi ng Forbes, ang yayaman na raw ho ng mga yan. Sabi ng Forbes Magazine, bilyar pinakamayaman sa Pilipinas. Mm-hmm. Ah? 8.6 billion dollars. Uh-huh. Anong hawak niyan? Prime water. Rason, pangalawang pinakamayaman. 7.3 billion dollars. Anong hawak niyan? Mm-hmm. Manila Water. Soler. Soler. Ang pangatlo po, eh napakalayo. Oh. 7.3 si Rason. Si Ramon ang 3.4 billion US dollars. Okay. Pang-apat, eto lang po si Ramon ang hindi engaged sa real estate. Production po ito. Manufacturing. Okay. Andrew Tan, pang-apat. 2.5 billion. Okay. Well, si Rason kasi, real estate din yan dahil yung hotel and casino. Mm-hmm. Although, services yung port operations. Mm-hmm. Hindi yung manufacturing. Yung pinakamayama si Villar was never in manufacturing or agriculture. Okay, never.
Andrew Tan, meron siyang manufacturing pero alak. Yan. Kailangan din niyang alak. Okay. Ha? Kailangan din niyang alak. Natawa tuloy si Engineer Winner. Kailangan ba yung alak? But look, please be bear in mind, Mr. Banal, that ika nga sa mga ilang real estate developer, anong gusto nyo habang buhay na lang, ang mga anak ng magsasaka ay magiging magsasaka rin. Siyempre, they need to, ma-improve ang kanilang buhay. Yung argument na yan, center, at, is neither here nor there. Which is why real estate. Hindi ho mga magsasaka ang issue sa real estate. Please do not demonize the real estate. Hindi sila ang issue ang magsasaka. Ang issue rito, kayo, mga nagdi-develop. Kung saan ang dinidevelop nyo, yung mga farm areas. Kung hindi kayo pumunta dyan, merong ibang papalit dyan sa mga magsasaka dyan na yung mga anak ayaw. Merong ibang papalit dyan, I'm sure. Hindi yun ang issue. Hindi po yung mga magsasaka ang issue. Ang issue dito kayo mga developer. Tinatanggalan nyo na ng farms ang Pilipinas. Saan tayo kukuha ng pagkain? Kaya nga sana yung Land Use Act. Dinadivert nyo. Tamauin nila. Makakaawa na yung mga farmers dahil gusto nyo ba habang buhay na lang nakatali? Nakatali sila sa land. Hindi pa gumalis yung mga anak nila. Merong ibang papalit dyan. Ano ba kayo? Tali sa kalabaw. Wala naman logic yung mga argument na ganyan eh. Ha? Gusto nyo, yumaman lang eh. O naman, press conference, alam ka naman sa bingo. Gusto nyo lang po, yumaman eh. Hindi ko naman po yung baka hindi ako pakainin ng press conference. Paano na yung common good? Ah, okay. Oo. Sumum bonum. Yung the greatest sumum good. Bonum. The greatest good, hindi pala common. The greatest good, sumum bonum. And the greatest good sa Pilipinas po, magkaroon tayo ng pagkain. Hindi yumaman yung may mga real estate. At anytime yan, regardless of what's going to happen. Okay. ASF daw ho. Ito na naman, ang binabaratan dito. Si... Kaya bago ka pumunta dyan, finally, the sugar industrialists by industry, by the way, is appealing to the president to allow them to directly import more important refined sugar. Kasi magkaka-shortage na naman daw para ma-stabilize ng sugar. Oh my. Stabilize yung domestic price ng sugar. Paano to? May ASF pa rin daw, Trixie. May ASF. 54 provinces. Ako? Towns, pare. Towns lang yata. No, yan. Provinces. 460 towns. 54 provinces. Ah, okay. Sige. So, out of 74 provinces, 54 po merong ASF daw. Yan ang sabi ng Department of Agriculture. At ang sinusunod daw nila ay yung WOAH, World Organization for Animal Health, na protocol. Na kapag may na-detect na ASF, yung 500 meter radius kung saan nandoon yung baboy na may ASF, called na yan po ang ino-oppose ng governor ng Cebu. Ang sabi ng DA, hindi po sa amin yan. Yan ang rekomendasyon ng World Organization for Animal Health. Okay? Depopulation, ibig sabihin, papatayin yung mga baboy within 500 meter radius. Kalahating kilometro. Magmula kung saan na-detect yung ASF, kalahating kilometro doon, lahat ng baboy papatayin. Kaling. Ang problema, anong programa ng gobyerno to compensate the small hog raisers? Yung mga nagpapababoy. Kasi mga, maliliit lang to eh. Mga nag-aalaga ng baboy. Okay? May problema pa rin tayo sa pagkain, in other words, parin Joel and Trixie. Bigas, baboy, okay? Sabi po ng Department of Budget and Management, sa paghahanda raw ho ng budget sa susunod ng mga ahensya, yung 2024 budget, ang bigyan daw ng pansin ng mga ahensya ay ang food security. Yan. Gusto ko yan. Okay. Pero kung wala kang related, hindi ka related sa food security. Ay.
hinay-hinay, di ba? Sa fan yun. Sa press release. Halimbawa, Department of DICT ka. Ay, may... Ah, related ba yan sa food security? May kanahulungan pala kami mamaya. In the meantime, bago tayo mag-break, pabatiin po natin si James Estabillo Noval for passing the Mechanical Engineering Licensure Examination ng February 2023. He's in the top 10. Galing wow, ito galing. Kay Ms. Maika ng CA department natin. What is CA? Cash advance? Hindi naman Cordoba Pills yan. Hindi eh, hindi eh. So, congratulations, James Estabillo Noval. May bagong engineer. Baka gusto mong pumasok dito. Saan? Singit sana ako ng good news para naman hindi tayo depressed ngayong lunes na lunes. Okay, ang ating Philippines women's football team nagbagi noong Sabado 8-0 Tajikistan mahirap na kalaban yan. So mas lumalapit sila ngayon sa second round ng AFC Women's Olympic Qualifying Tournament. Magandang good news yan para sa ating mga Filipina football players. Aha. 8-0. 8-0. Para yung host nila. Country, ano ba? Azerbaijan ba? Hindi, nasa ano sila? Ano nga ba ito? Oo nga yun. Yung lugar? Hisor. Saan ba yung Hisor? Sa Azerbaijan ba yan? Basta 8-0 ang kanilang score. 8-0, grabe. Grabe yan. So ano sana, po yan yung elimination? Ano tawag dito? Qualifying round for the Olympics. Magandang performance yan ating football, women's first football. First half, 6 goals kaagad. Tapos yung substitute si Chandler McDaniel, second half, tumira ng 3 goals. 8-0, ha? 8-0. So, that's a dominating win, no? Maglalaban sila susunod ng Hong Kong dahil yung Hong Kong tinalo yung Pakistan 2-0. So, for a playoff spot in the next round. Yung isa pang good news natin, meron na tayong buksingero na bagong kampiyon. Si Marlon Tapales na WBA IBF Super Bantamweight Title Showdown, tinalo niya si Uzbek Murodjon Akhmadaliev. Kahit na 31 years old na itong si taga Tubod, Lanao del Norte, itong si Tapales. Pero maganda pagkakapanalo niya. So masaya. Congratulations. Ito lang pagkakasulat. No, please, huwag kayo magsulat ng ganito. But when the smoke of the 12-round battle dissipated, Tapales ended up victorious. Kasi sumunubukan humabol ni Akhmadaliev nung last round. So Maganda panalo. Congratulations sa Marlon Tapales. Saan ba Olympics susunod? Paris? Paris. Mm-hmm. Paris. Paris. Wow. Paris. Ito, good news din to. Oh, good news, Paris. Pagkain pa rin po, no? Pero okay, sabi po ng mga fisheries officials natin, maganda raw ho yung BARM, Bangsamoro Autonomous Regions in Muslim Mindanao. Okay. Na asikasuhin natin, yan daw pinakamalakas ng fishery production. Noong sila ang number one among the regions sa fishery production. Ang BARM po. BARM. Noong isang taon, umabot sa 4.3 million metric tons ang isda na nanggaling dyan. So ang gusto raw ho ng national fisheries officials natin. Yung policy direction ng kanilang Bangsamoro Ministry for Agriculture ma-align sa national agency policies, kasama na diyan yung pagtayo ng mga refrigeration equipment. Yun, kailangan yan. Post-harvest, lahat. Magandang, baka yan yung sinasabi ni DBM na food security daw po. So, kasama dun yung budget ng BARM. Diba? At tupagin nila yung food security kasama dyan. Ang galing nila sa fish. Sila ang pinakamataas among the regions na mag-produce ng fish. Wow. Tapos, halimbawa, yung
yung as a reaction to what the DBM is saying. Okay. Yan, National Dairy Authority, ang proposal po nila, magkaroon sila ng budget for dairy cattle development. Mm-hmm. Yung breeding po daw ng imported na cattle para magkaroon na ng mga island-born cattle. Mm-hmm. Kasi wala tayo rito ng industry ng cattle racing. Okay. Mm-hmm. For the simple reason na maliit yung Pilipinas. You need large hectares of pasture land for that. No? Mm-hmm. Meron nung bagong technique ngayon, kinukulong yung baka, pero saan ka naman kukuha rin ay pakakain? Okay. Yes, so, well, ang kailangan daw ngayon, island-born cattles na. Ang i-import natin ay yung mga good breed na pwedeng gawing inahin at saka toro. Okay. Na totoro nung baka. Okay. Sige. No need to go graphic there. Pero naiintindihan namin yung sinasabi ko. Pero okay, okay. Island born dito na saan lugar ang mga ganda, sa mga gandang lugar yan ba? Wala naman sinasabi itong National Dairy Authority. Raising lands pa rin. Pero ang kanilang proposal, malaking budget, 1.2 billion. Uy. Ang ating pong milk production, 1% lang ng ating pangangailangan. Yeah. 1 na lang ba? 1% lang. Dati umabot tayong 2%, I guess. Mag-i-import daw ho ng 2,000 kuan. Yung breeding stock. I want to know if viable ba magka-dairy industry ng goats? Kasi viable ang pwede. Goats sa atin. Pwede, goats. Nung younger si na mama when they were kids, it was goat's milk talaga ang easily accessible. Marami nga sa atin na carabao milk. Lactose intolerant. Saka pag galing sa baka. Ah, talaga? Pag galing sa baka, sa goat, baka hindi. Yung anak ko nagka-allergy sa cow's milk. Ayaw nga, no? Meron talaga yung iba cow's na milk. Pagka-allergic sa cow's milk. Cow's milk. Goat's milk. Tagko-goat's milk sila. Hindi ko pa, hindi ganun siguro ka-mature yung taste buds ko. Hindi ko na-detect pa yung difference. So, paano yung cheese? Carmen's Best ni MVP nito? Well, yeah. Pumasok sila sa dairy. Because of the the ice cream. Oo. Sa Laguna Creamery, nag-joint venture sila. So, yan o. Sana sa ibang food items din, mangyari yan. Hindi lang sa baka. At saka isda. Well, at least meron silang ginagawa tungkol sa isda, no? Yung coordination, intensified coordination with the barm. Nakabakasyon pa yung utak ko pag naririnig ko yung mga intensified monitoring or coordination. Intensified. Nasa-shock into yung brain ko. Hindi. Kailangan natin atupagin itong food security dahil yan ang magiging problema natin. Buong mundo may problema sa food security. Diba? It's already a problem. Mas lalala. With the instability halimbawa, of sugar. And they're now talking about security, yung mga Taiwan and everything magkagera. And yet, ang policy natin, importation ng food. Do you think kung may magkagulo rito, makakapag-import pa po tayo? Correct. Siyempre, kung involved na tayo sa gera, titirahin yung supply natin na pamasok dito. And let's not forget that yung oil spill ay umaabot na sa Verde Island Passage. Andyan yung isda. Isda, nandyan. Breeding ground nga ito. Oh. 15% of the world's fish. At least in Coral Triangle. Is center of the center ang Verde Island Passage. So it will significantly and profoundly affect the supply of fish for the next 5 years. Ganun po talaga. And sa ngayon, hindi na nga po pinapayagan na mangisda or kainin yung mga isda na huhuli in the area. May ban na on fishing. Kahit nakugasan, hindi po pwede. Lalo na yung yung mga isda na walang kaliskis, mabilis mag-absorb ng toxins yun. Tsaka heavy metals at matagal bago mawala sa kanilang katawan. Okay, so, yung mga tuna, kailangan dun sa malayo, yung paghuli. Anyways. Okay.
Alam mo, may kaibigan ako. Mm. Oh, well, pinsan ko siya. Nagpunta, nagpunta siya dyan sa yung center ni Father Suarez. Si Father Suarez, healing priest yan eh. Okay. Sa naalaatan eh. Oo. May mga mangingisda doon. Nanguhuli sila, pero hindi nila mabenta huli. Kasi wala sila refrigeration. Ay, wala. No, ganun din. 330 pesos per kilo lang ang galunggong doon. Grabe. Oo. Pagdating dito, 300. 10 times. Kasi nga, transport if there was refrigeration dun, mas mura matatransport natin. Mas marami sila mahuhuli. Marami mahuhuli. Mahuhuli sila mahuhuli. Marami rin supply. Bakit walang refrigeration dun? Eh, mahalang kuryente. Eh, mahina siguro yung LGU. Possible. Or... kasi in several... kinokontrol ng traders. Eh, kinokontrol. In cahoots with the officials. Mm-hmm. Kasi... meron akong mga napuntahan ng mga LGU na ganyan. Marami akong, ano, marami tayong islands, di ba? Naikot ko yung iba. Ang sasarap ng isda, ang linaw ng tubig. Okay. Pero wala silang refrigeration, wala silang cold storage, ice plant, walang ano. Kasi kailangan dumaan sa governor yung mga mag-i-invest in that. At kailangan governor or mayor or whatever, it doesn't matter. But there's always an official who says, di kayo makakapasok dito unless kalahati niyan or may porsyento ako dyan, akin yan. So until we can resolve yung mga ganyan na issue sa local officials, marami pa rin maghihirap sa mga tao sa atin. Mm-hmm. So we need to find ways around that. Kaya nga importante yung mga microloans, di ba? Mm-hmm. Policy din. Malaki importante. Yeah. Yung DBM, yun na yung sinasabi nila. Yeah, yeah. So, finally, after so, wala na yung mga proposal na basketball court. Ah, true. Medyo may hirapan na kayo. Beauty pageant. Food security. Food security. Yep. Or waiting shade. Or multi-purpose wala na yung waiting arena. Shade. Yeah, waiting shade. Medyo... mapapanatag na loob ni attorney, walang waiting shade. Hindi kasi, kung saan naman nilalagay, tapos sasabihin mo pang waiting shade. So, dalawang visual noise para sa akin. Sakit sa brain. Sakit sa utak, ano? Para bang nilalatayan yung utak mo? Nakita niyo yung nag-viral na nagka-hold upan daw sa Japanese restaurant, coffee shop, Chinese restaurant. Nakita niyo yun? Mm-hmm. Yung umiikot na text. Broad daylight, hinold up daw yung mga customer sa Quezon City. Okay. Lumaganap yun eh. Lumabas yun, naglabasan. Na hinold up yung mga kumakain. Japanese restaurant, coffee shop, isang ano, ganyan. Grabe yung modus ha. Sabi po ng police, fake news. Fake news na sinabi dito. Ang hirap kasi, 'di ba? Yung restaurant, hold upin mo. Hindi ka yung logistics ang iniisip ko eh. Kailangan marami kayo, kailangan mabilis. Hindi lang mo naman isang hold upper eh. Kaya nga, even then, yung getting out is the important part eh. Oo. So tsaka kailangan hindi, mabilisan. Sino yung nagpapakalat niyan? Parang pinalalabas na sobrang taas na ng crime. And plus it hits us where it hurts, dun sa kainan. Aray ko. Baka akong pinatamaan. Hilig kumain. Baka tinatakot ka na, hindi ka, huwag ka na muna kumain. Alam mo, hindi pa nga tapos eh. Meron pang mga dalawa. Anim na yung nagpakain sa amin sa sa restaurant. Laki na ng chan ko, grabe. Pero wala, ang saya eh. So, ang ano nga dito is that it hits other establishments. Gaano na naman tayo security concerns, magmamahal yung mga yan, and so on. Kasi alam nyo, yung mga alarmist na ganyan, kamukha itong Department of Agriculture. Okay. Sa 5 pesos per kilo increase. Okay. Yan po, they create panic among the citizenry. Yun ang ayaw namin. Yan. Yung mga text na ganyan, diba? Ano ba yung purpose nun? Baka meron silang specific na sinasabotahe na hindi ba? Restaurants rin or particular businesses.
Maybe they're trying to say na kulang ang police. Correct. Tulang sa gusto lang manira. Pero ang merong nangyari in addition criminality na rin. At para dun sa mga umuwi from vacation, okay. May road rage incident sa Cavite. Napakong detalye. Tatlo pa tayo. So, road rage incident. Yeah. Mainit ang ulo. Wala pa sa media. So wala pa yung mga detalye. Kaka-inquest pa lang. So paano lang, pakiusap lang dahil matraffic ang pauwi. Cool heads lang muna po. Marami pong gustong makauwi and baka magkasiksikan. Habaan po natin ang ating pasensya. Road rage is deadly. Tatlo po patay sa Cavite. Wow. So, wag grabe. Sa atin, it's not as prevalent as in other countries. Eh. Mm-hmm. Pero, siguro kasi sanay tayo dun sa mga jeep eh. Pero, when it happens, it's almost always deadly. Lalo yung mga agawan ng parking space. Yan, right. May nakikita ako nagbabayral eh. Kailan ba nauso yun na parking? Okay. Bababa na kagad yung tao. Tapos, kasi re-reserva. O, i-re-reserva niya para dun sa kotse na parating na daw. Hindi pwede yun, di ba? I mean, ang dapat una first come first serve is the car. Hindi yung tao. Tapos yun na nga. Siyempre, yung isa naman, hindi po kayo pwedeng mag-reserva ng parking na tao kayo. Dapat kotse. Hindi, parang hindi gets. Ayan, dyan ang pinagmimulan ng away. Hindi gets. Maalala nyo yung nabarel? Dahil sa parking? Sa ano? Sa Loyola? Loyola. Mm-hmm. Na napaka-tame nung nakabaril. Nambaril. Dahil sa init na ulo. Yeah. Kasi kung magsasagot minsan kayo mga... Ang pinaka-common na road rage story, yung nagiging biktima dito yung asshole. yung gago. Yun yung napapatay. Yun yung ano. Tapos usually, yung mga, ano ba tawag? Akusado. Sila usually, normally would not be out of that zone. Yung, hindi sila nagagalit ng ganun. It's just that, yung pagiging, ano, yung sila, extreme. Silang bigla yung target ng media. Rulito go. Ito, sabi ni Tatangonyo. Rulito go. Yeah. Ayun, counterflow yun, di ba? Ganun. Yung reserve pa. Reserve, counterflow ba yung counterflow yan. Sa Green Hills. Isa pa yun eh, ang counterflow, nakakainit ng ulo sa mga iba. Green Hills. Tapos sinabihan siya na, hindi, balik na din. Yung kay Rolito Go, siya yung mali. Tapos sinabihan siya. Malik siya sa kotse, binaril niya. Sa kanya. So, that's the sa Harrison Plaza. May aalis. Mahirap ang parking doon. May aalis. Patagal naman na to. Wala na yung Harrison Plaza. So, naka-hazard na ako. Naka-hazard na ako. Hinahantay ko umalis. Syempre, hindi naman ako lagi na agad eh. Pag-atras niya, nabarahan niya ako. Tapos saka siya umalis. Pero merong dumating sa kabila. Biglang pinasok. Sinabihan mo. Hinabol ko. Okay. Hinabol ko. Ano eh, bata eh. Tapos medyo fun eh. Ano sagot sa'yo? Unahan lang yan eh. Ganon. Sabi. Yeah, hindi, ang masaklap yung sagutin ka ng, kung nauna ka, bakit ako nandito ngayon? Potentially. Yun dapat yun talaga. Dito, unahin mo rin to. Decolores na lang. Unahin mo yan. Road rage yan. Sige. Sa'yo na yung parking. Unahin mo to. Yun, yun nagsisimula ang road rage. Pag ganun eh, sige na, sige. Decolores na lang. Sa'yo na lang yan. Patubayan ka nandiyan. Kaya nga, sa kanya na lang yung parking eh. Sa'yo na lang yung parking. Sige, dali, yun na. Dali. Meron daw yung mayaman. Ayan, may mayaman, inunahan siya ng parking. Sa New York yan. Pero hindi, dito daw nangyari. Talaga? Inunahan siya. Inunahan siya ng parking. May naka-Mercedes siya. Binabahan niya. Sabi niya, that's my, kanina pa ako naghihintay dito. Sabi niya, abilidad lang yan eh, sabi. Ganun sa kanya. Ganun, okay.
bumalik siya sa kotse niya, binangga niya ng binangga yung kotse. Pareho sinasira. Kahit Mercedes yung kanya. Tapos binigay niya calling card na, talk to my lawyer. Wow. Padamihan lang ng pera yan eh. Pareho silang maliro, pareho silang gago doon. Eh, di ba? Correct. Isa pero ngayon, road rage talaga. Sana tigilan din, nagiging meet siya ng road rage. Oh. Ewan ko, sa mga Pilipino, although I've seen this sa ibang bansa rin, sa India yata, na mahilig bumusina ng malakas, ng mahaba, ng... sa mataong lugar pa. Sa mataong lugar na... Diba, na maraming tao, eh, alam mo, yung noise pollution dito sa atin, taas na eh. Busina pa ng busina lahat. Yeah. At saka yung busina, maraming ibig sabihin yun. Maraming busina. Ako muna. Pag binusina ka, tumabi ka. Or, ako muna. Pwede rin. Bukas yung ilaw mo. Or what? Okay lang yun. Ready, magandang intention niya na bukas. Pero yung may nagmamaniobra, bubusinahan ang bubusinahan. Bakit? Bawal mo magmaniobra dito? Kaya, U-turn nga niyan. Yan talaga infuriating yan. Nakakaano. Minsan, nag-alakad ako, di alakas ng busina niya. Sabi ko, ito naman, busina ka pa ng busina. Eh, hindi naman ikaw binubusinahan ko. Oh, yun, that's ang sagot. Eh, hindi naman ikaw binubusinahan ko siya. Oh. Eh, pero lahat kami naririnig ka eh, di ba? Correct, correct. Alam mo, dapat siya tinuturo sa Diving school. Right? So, before you get your license, dapat may... Pero ngayon, seryoso na sila dun sa exams. Sa sana, sa pagkuha really? Ng... Well, dun sa mga napuntahan ko, baka may mga lugar na hindi. That's news to me. Ay, ganun ba? When do you use your, yun ang kailangan na matutunan ng Pilipino. Diba? Halimbawa, umaatras, hindi ka nakita, businahan mo yan. Pwede. Very legitimate use. At saka ganun lang. Oh, pero yung may tumatawid na nga, bubusinahan mo pa. Grabe dahil yan. Gusto mo tumakbo, bastos ka na nun. Pedestrian lane. Bubusinahan mo. Tapos nasa pedestrian lane. Kasi they don't know any better. Kaya kala nila, yung busina will make... They should be well aware na mamiligro buhay nila pag ganun. Pero ito abroad. Tumatawid. Tumatawid na matanda. Biglang ginan niya nung dalawang lalaking medyo mayabang abroad. Nagulat yung matanda. Pinukpok niya yung hood nung kotse. Bumaba yung isa. Naninigaw. Yung driver bumaba. Siguro kotse niya yun. Maganda yung kotse. So, yung mga tao nanonood lang. Kapag sinaktan siguro yung matanda na yun, palagay ko, pagtutulungan yung dalawang tao doon. Diba? Tumatawid eh. Bigla siyang gumanon. Tapos ginanya niya pa eh. Tinutukan niya eh. Pero normal sa sa New York, sa Manhattan. Diba? Ganon ang ano yun. Sa nung Midnight Cowboy si Dustin Hoffman. Pwedeng bang! I'm walking here! I'm walking! Unscripted yun. Unscripted yun. Kasi yung ganun yung mga usually cab driver. Sa New York, Tapos yung cab driver gaganun lang. Gaganun lang. Pero dito, papatayin na. Nagkakaano. You saw that movie. I'm walking here. Normal yun. Totally unscripted. Doon sa ang rule po dyan, sa pedestrian, yung pedestrian lane, basta may tao. Oras na. May nakatapak doon. Tumapak sa... from the gutter, meron tumapak, preno ka. Preno. Walang... yan mang rule. Isap siguro to dapat rin pinapanawag natin doon sa ating mga legislators. Kasi the presumption is always on the car. On the vehicle. Pagkano. So yung problema, when you have pedestrians na... sila rin beating the red light. O kaya sila... Tatakbo na lang. Kung saan, wala sa pedestrian lane. Yun yung pinaka nakakatakot, yung biglang may susulpot. May tatakbo sa harap mo. O yun kaya, na nga eh, yung... sa gabi, nakaintay sa median. Yes. Walang island. Naku! Tapos nakailaw pareho. Invisible ka. Delikado yan. Pag natamaan mo, yung presumption kaya pa rin dun sa namamatay eh. Dun sa Commonwealth, dami na raw namatay dun eh. They defy the traffic. Tumatawid. Sa C5, dun sa may market. Sabi ni Michael, matter of discipline, yes. I agree.
Pero paano ka magkakaroon ng discipline? Mm-hmm. Yan, babalik tayo doon sa 4 E's of traffic management. Which are? Enforcement. Mm-hmm. Education. Big E. Engineering and economics. Well, yung engineering, yan yung infrastructure. Pero big E po yung education. In many things sa atin. Education. Yeah. Bigat ng trabaho ni Inday. Hindi pwedeng isa lang. Hindi lang di DepEd ang gagawa niyan. Mm-hmm. Okay. Yung mga LTO. Ginagawa din dapat ng LTO. MMDA. Massive. Kailangan merong information campaign. Yung paborito ko, yung PCO. Number coding po ang trabaho ng MMDA. Naiiyak ako pag naalala ko yung mga press release ng PCO. Nakakaiyak eh. Kasi po, bihasa ako sa press release. Yes. Alam ko yung maganda at mapapakinabang ang press release para sa publiko. At alam ko yung ano lang, pawarde-warde. At alam mong hindi niya alam ang sinasabi niya. Paring kontrad, by the way. Diretso sa basurahan yun. Meron tayong taga-subaybay dito, nabanggit lang kasi natin yung Philippine Women's Football Team. Napakagaling daw at successful. Kamusta ba yung Gilas natin? Ba't daw hindi ilagay ang sponsorship doon lang? Ng Gilas? O sa football. Meron ba tayong Gilas? Gilas Basketball. Meron ba? Nalaban tayo. Meron ba noon? Meron. May coach ba yun? Kita mo. Grabe kayo. Maraming salamat. Maraming salamat sa pagsubaybay sa karambolan ditong araw na ito. Happy Easter, everybody. Happy Easter.